Alright, what's up mga Babs? Magandang gabi. And so, itong content natin is galing kay Idol Raymond Pertes ng Laguna. And ayun nga, ang topic na to or yung content na to is tungkol sa mga Ford Lynx na automatic transmission na merong issue or problema sa blinking hold. Ayun. So, bali dito sa video na to, pinakita dito yung issue kung bakit nagbi-blink yung hold ng automatic transmission and then kung bakit hindi rin gumagana yung speedometer. And yung main problem niya talaga is blinking hold pag nag-select ng reverse or drive sa shifting niya. Yung shifting niya from first to third gear lang pero wala sa fourth gear, hindi na lumilipat. Ang cost nun is loose yung pin ng shift solenoid D. Ayun. So, hindi gumagana yung speed meter gauge. Hindi nagpa-function kasi wala yung tinatawag na reluctor ring, which is ito. Yan yung reluctor ring. Ito, yan yung picture na yan. So, possible daw nun, hindi siya na ibalik nung nag-rebuild ng automatic transmission dito sa Ford Lynx na to na nasa video natin. And wala ring isang cost din nun is walang nare-read na pulse yung vehicle speed sensor or yung VSS. At yun din yung nakita dito sa mga codes na to sa picture nung in-scan yung Ford Lynx. And active yung ABS and pending lang daw yun dahil kailangan magpalit ng wheel speed sensor, yung ABS. So, based naman dito sa nangyari, sa nagawa, sabi ni Idol Raymond Pertes, after niya magawa at ma-resolve yung issue, no need magpalit ng transmission. So, yung reluctor ring, ito, yan yung reluctor ring, meron siyang reluctor ring na pinagpalitan galing sa Mazda 323. So, meron siya. So, nilagay doon sa Ford Lynx na nandito. Tapos, etong picture na to, ito yung nasa likod ng mga automatic transmission ng mga Gen 1. May tatlong wire na dun kumukuha ng signal yung ECU ng vehicle speed input signal. Ayun. Unlike sa mga Gen 2 and 3, sa ABS kumukuha ng signal. Kaya vacant yung may pinagbilugan ng nasa picture na yan. Ayun, isa din sa explanation ni Idol Raymond Pertes. Kapag nagpa-scan at lumabas ang shift solenoid A, B, C, or D, huwag daw po tayo agad magpapapalit. Minsan, loose connection lang yung mismong ECU. Ayun. Minsan, may loose connection lang or yung mismong ECU ang may problema. So, mas importante pa rin yung actual inspection gaya ng laging sinasabi ni Idol Raymond Pertes. Dun sa mga owner ng Ford Lynx with automatic transmission, mas maganda yung actual inspection before i-judge na ay kailangan pong i-rebuild yan, kailangan pong ibaba yung transmission, or kailangan pong palitan yung transmission. So, hindi po ganun. Yung lagi pong ina-advise niya is actual inspection after scanning and then iti-test drive. At para mas makita kung ano talaga yung main cause ng problema ng isang automatic transmission. So, yun. After makabit itong reluctor ring na to, gumana na yung speedometer. Though blinking hold pa rin siya dun sa isang part ng video dito, sa vlog na to. Napakaganda na nung naging resulta. And ayun, after i-condition, no blinking hold na. Tapos dahil sa shift solenoid D, wala na yung blinking hold. Hindi pinalitan yung shift solenoid. Loose wire pin lang yung naging issue dito sa Ford Lynx na to based dun sa diagnosis ni Idol Raymond Pertes. Based dun sa diagnosis ni Idol Raymond Pertes, hindi kailangan palitan. Loose wire pin lang. Tapos, before condition, walang speed, hindi gumagana yung speed meter, tapos blinking hold pagka-select pa lang ng drive at reverse. Ayan. So, hanggang third gear lang yung shifting, walang fourth gear. So, ayun lang. Let's watch this video and well-explained naman
kung paano nangyari or kung paano na-resolve yung issue ng blinking hold sa automatic transmission ng Ford Lynx ni Sir Ruel Ganayo. Big shout out to you. And syempre, this video, all credits goes to Raymond Pertes ng Laguna. Number one yan. Raymond Pertes lang ang malakas. And basta big shout out to Raymond Pertes for giving me the opportunity gamitin yung video na para dito sa vlog na to. And ayun lang. Engine on. Ignition on. Check natin. Hold. Ayan. Start. Lagi na try. Ayun. Ang ginaglimblig ng hold. Press lock natin. Okay, test drive.
So ayan mga paps, napanood nyo yung video content natin tungkol sa automatic transmission ng Ford Lynx. And ayun, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And maraming maraming salamat mga paps. Peace out.